sinimalaya ka na before? Alam mo yung totoo, nakadalawang sinimalaya lang ako sa buong buhay ko. Kasi ano eh, isa rin ito sa mga medyo mahirap, nahirapan ako na makapasok. Isa ako dun sa mga nag-audition, pag-cattle call, hindi ako nakukuha. Pero kaya ako nakadalawang sinimalaya dahil yung isa, si Dennis Marasigan, yung director, who's a good friend. What are those movie, ma'am, if you don't know? Anatomia ng Korupsyon. Ah, okay. Oo, yun. And then yung pinaka-recent, yung last year lang, yung kay Peewee O'Hara, siya yung actress, si JP Habak yung director, Retirada. Oo, super cameo ako doon. Ako yung psychiatrist na naman ako, di ba? This year, dalawa ka na. Dito, ma'am, anong role niyo dito? Dito sa Itimapukpukaw, ako yung ina ni Carlo Aquino. Si Carlo Aquino yung lead namin. Ito yung first animated. First animated ng Sinimalaya, first animated ko sa buong buhay ko. Na lumabas sa animated feature, bucket list ko yun na makagawa ng music video tsaka bucket, nasa bucket list yun, music video tsaka animated feature. Wow. So yung music video wala pa, parinig, open ako sa ganyan. Wait, yung pangalawa is Duyan ng Magiting. Oo, na ang role ko naman doon ay social worker dahil tungkol sa social injustice naman ang Duyan ng Magiting. Ensemble piece siya. Correct. So, anong masasabi mo? Dati nagka-casting call ka na, hindi ka nakukuha ngayon. Dala-dalawang entry. Sana ganito lagi para sa aming lahat, hindi lang para sa akin, 'di ba? Exciting, masarap. Feeling ko parang mukhang akong swapang dahil dalawa-dalawa eh, no? Pero parang why not? You know, I mean, life is short. Hindi natin alam kung gaano pa tayo katagal dito sa mundo. So I made the most of it. And did it happen before Triangle of Sadness? Yung dalawang napili? No, it happened. The two films? After na po. It happened after. Pero relate lang po ako. Anong update sa Academy ng pagiging member na ako! The other two members, Direk Love and Direk Brilliant, di ba? I don't know. Iba ata sa film director. Sa Academy, So, anong totally pakiramdam ko? Ano pwede mo i-share sa mga Pilipino na yun? Pwede na magpanalas. Yeah, like I was telling Von, it feels good to be heard finally. Finally, may boses na tayong mga Pilipino. Ang sabi nila, ako daw yung unang Pinay na artista ang nakapasok doon. So, mahalaga talaga yon. And maraming iba-ibang department ang shock. Sorry, nalaglag yung chewing gum. Baka may makaapak, sorry. Maraming iba-ibang ano categories. Parang when they send you an invitation, they will ask you which department do you want to be active in. And I chose international because that's really the focus that I want. Yeah, thank you po. Dolly, Dina Lorley, Lorley Villanueva. I think I remember din siya. Do I know her? Of course I know her. Yes, of course. Nakita na kayo? Kasi parang today? Member din siya ng kararating ko lang. Ng Academy, di ba? I know. Hindi pa kami nagkikita. Ma'am, latest po sa series niyo with Nicole Kidman. Kailan na ang shoot? I know, I asked this you sa text na. Pero yes. Pakwento po. Kamusta? Okay. Kailan na mangyayari ang shoot ganito with Nicole? Ganito po kasi yon. Dapat August 29 na yung lipad ko. Pero dahil may strike ang WGA sa Amerika, posibleng ma-move yon. Siyempre, we are, you know, in solidarity with the writers there, and hindi kami titigil until they get what they need and what they want. So it may be moved, pwedeng ma-move yun. What can you expect po from your role dun kay Nicole? Ex-nun ako dun. Ex-nun. And if you're familiar with the series, if you're not, watch it na in Amazon Prime. Nandun na po yung season 1. Nasa season 2 po tayo. It's about an ex-nun who goes to this retreat house to find God again. Kasi ano na parang din, ano na, how would you call this? She turned her back on God already. So, yun yung role ko. Hanabi po nag-aabang, may mga sampalan daw posible kayo ni Nicole. Hindi na, nangyayari bang sampalan sa Amerika? Parang hindi ata. At hindi naman intimate. I mean, mas marami kayong eksena ngayon. We have a lot of scenes together kasi ang interaction talaga is between her patients and her, therapist siya doon psychiatrist. So, definitely we will have scenes together. Pero wala naman atang sampalan. Wala. Kailan po bang pressure na now a member of Academy as an actress here in the Philippines? Wala na. Dati meron akong pressure last year, lalo na nung pinopromote ko yung Triangle. Ngayon wala nang pressure. Ini-enjoy ko na lang yung mga nangyayari. Tsaka parang para sa akin,
I if people are relying too much on me for, you know, to bring glory to the Philippines, they can do that if they want to. But for me, I'm just doing my job as an actor. And if I happen to do good, then great. If I don't, it's fine. Kasi at the end of the day, tao rin tayo. So far, medyo apektado yung racket mo sa America dahil dun sa distraction. Yes, kakasabi ko lang na yun lang. Pwedeng ma-move kami. Pero so far, August 28, confirmed na lilipad na ako papuntang Germany. Pero so far, wala pa naman silang sinasabing mamumove yun. Ito yung 8-month shoot ba to? Six months. Yeah. Ano po ina-expect ng audience sa Cinemalaya movies mo para ma-promote naman? Anong ina-expect nila? Ng audience, oh, what is it about? Parang let lead roles yun. Okay. First of all, guys, please support all 10 films. Watch all 10 films. Watch, buy the festival pass. All the films are great. Pinagpilian yan. Maraming ang pinagpilian. At tumaas na po ang budget ng mga filmmakers. And we had plenty of time to prepare for this. Anong buwan na ngayon? July? We shot this in December. So we had plenty of time to prepare and to give you a good work. So pareho, it's really December, something pareho kaming December nag-shoot. May support ng FDCP. May support din ng FDCP. So Duyan ng Magiting, it's about social justice. And Iti Mapupukaw, it's possibly a trauma or abuse that's addressed in the film. Pero the other films are also something to look forward to. So sana lahat panoorin. Ako lang clarification ko. Kasi na-announce yung entries this year, last year yon, ng Cinemalaya. Pero nag-shoot kayo December. So kailan ka na-cast? Before lumabas yung Triangle o after lumabas? After na po lumabas, kasi May lumabas ang Triangle May siya lumabas. I see. Gano'n ba challenging ang gumawa ng isang animation? Challenging kasi nag-shoot kami sa studio lang eh. Tapos lahat ng yung set and yung backdrop, lahat yun, ano lang, halos walang laman. So, kailangan talaga malakas yung imagination mo. Ini-imagine lang namin na may mga pinto, may mga bintana, may mga mesa, ganyan. Since dalawang entries, we'll be expecting it would be the Dali De Leon versus Dali De Leon for best actress this no, year. May best actress competition pa dito? Yes! Hindi, yes. Okay. Balanghay. Hindi. It's a supporting role lang talaga here for both. For both films, they're supporting roles. I am happy to do that. May supporting pa rin, ha? Ah, meron ba? Hindi, okay. Kung meron. Kung wala. Okay lang. Guys, at the end of the day, it's not about the competition. It's about supporting the film industry. Yeah. Also, there is also another newbie actress na dalawa ang lead role. Yes, I heard about that. Yeah. Galing. And you will be supporting sino dito sa mga sa pelikula mo? Sino yung Carlo Aquino, Paolo, sa Iti Mapupukaw si Carlo Aquino. Kasama ko rin si Gio Gahol. And then sa Duyan ng Magiting, I'm supporting Paolo Ahara. But this is really an ensemble piece. Kami. Kasama ko si Joel Saracho, si Georgette Lorenzo, Francis Makil Ignacio, Agot Isidro. Malaking cast kami, pero it's an ensemble piece. Dali, ano yung last message mo for the industry na sabi mo? Finally, we have a voice na dating hindi na papakinggan. Just keep tapping into your creative side and come up with the best work that we can, and keep working and keep doing it, and don't lose hope, and just remember that you're doing it as an expression of yourself, not to please people or to be able to be accepted in another country. Hindi pwedeng yun ang maging goal natin. The goal is to create art. Okay. Yun po. Ano pa yung manasin sa loob sa ano sa academy? Ano sa palagay mo ang kulang sa Pilipinas para makasungkit siya ng Oscars? Funding. Ang Oscars pera-pera lang yan. Aminin na natin, ang malaki ang ginagastos ng mga production companies para mag-campaign ng pelikula. Hindi sila pumupunta doon nang walang laman ng bulsa nila. Pera yan. So, it's really funding ang pinaka-problema natin. It's not the quality of work, it's the funding. If you have an unsolicited advice or request from the Philippine government, kung meron lang naman po, ano po yung inyong gustong iparating? There are many ways to support filmmakers. It is not by
banning other films from being watched here. Okay. It is not by limiting their resources. It is by fully supporting them. In any country, talagang may funding ng gobyerno yan. In fact, nung nag-shoot ako ng Triangle of Sadness sa Sweden, nung pinag-uusapan namin ng mga tao doon yung paano ginagawang films dito, sinasabi ko lagi na private companies. Gulat na gulat sila. They're shocked na shocked sila dahil lahat ng pelikula nila doon may funding ng gobyerno. So, I know that the government, syempre, they need to have a return of investment, no? And that's natural, of course. And it will be returned if they give the ample amount of funding to the films, because that's the only way, eh, para mapansin tayo, is if we're really funded properly. Yun lang, support us lang talaga with that. And of course, sana mapasa na yung Eddie Garcia Bill dahil kailangan naming mga actors and filmmakers yun so that our work environment will be healthy. So that's also the help that we need from the government na matapos na yung Eddie Garcia Bill na yan at ipasa na yan para protektado kaming lahat. Sa palagay mo, materialization with the state of the local film industry? Sorry? Sa palagay yung magmamaterialize yun with the state of the local community? Siyempre, there's always hope as long as we keep fighting for it and okay. we make sure our voices are heard and uh-huh. never give up. And huwag tayong papayag na, ay, ganyan lang talaga sa Pilipinas, wala tayong magagawa. Hindi. Kailangan tuloy-tuloy ang laban.